Ito yung yellow leaves na sikat dito. Yan. Hindi pa lahat nag-yellow. Welcome back to my channel. So, for today's vlog, magkukwentuhan tayo. Alam nyo ba, lumalamig na po dito ngayon sa Japan and autumn season na, at ito yung pinaka-favorite ko na season sa lahat-lahat kasi yung weather, yung lamig, sakto lang. Hindi mainit. Katulad ngayon, oh yan, kahit naka-direct sa mukha ko yung sunlight, okay lang. Basta meron pa rin tayong protection sa ating mga balat. So, ito yung suot ko ngayon kasi medyo hindi masyado mainit and today is 14 degrees Celsius. Wow. Medyo malamig-lamig na po yun, di ba? So, ito po, yung suot natin, manipis lang and nakaganyan, nakabalabal lang kasi para hindi pumasok yung hangin sa loob ng ating katawan, no? Kasi medyo malamig-lamig din. Lalo na mamayang hapon pag out natin, nako, malamig-lamig na yan. Nasa 10 degrees na siguro yan. So, dadaldalan lang tayo. Diyan ba sa bansa nyo? Kung nasan kayo ngayon? Kung nasa kayo lupalop ng mundo? Kumusta yung weather sa inyo? Please comment down below kung saan kayong lugar dito sa mundo at kung yan, nasan kayo? I-comment nyo kung ano yung degree dyan at kung kumusta kayo dyan, anong ginagawa nyo dyan. Next time, mag-shoutout ulit tayo! Yes, kamis ko mag-shoutout. Pasensya na guys, minsan hindi ako nakapag-shoutout kasi mabilisan na vlog lang din kasi at mabilisan na film. But, we'll try to shoutout ulit, no? Ngayon pala guys, naka-break ako at long break ko kasi ngayon. Actually, 2 hours yung break ko ngayon, no? Kasi tagal yung next service ko sa panghapon. Service ko sa morning, 10 a.m. hanggang 12 p.m. Tapos, ang next ko na nun is 3 p.m. hanggang 6 p.m. So, 3 hours, di ba, yung pag-aantay ko. Yung 1 hour doon, guys, is travel time namin yun. Tapos, 1 hour break, tapos may extra pa akong 1 hour, di ba? So, yun. Kaya, nakakapag-vlog tayo sa ganitong araw kasi mahaba-haba yung break ko. Actually, minsan, guys, ina-adjust nila yun. Minsan, yung customer nagre-request na mas mapaaga pa yung service. Minsan naman hindi. So, ang lakas ng hangin ngayon dito, andito ako sa park. Dito ako sa park. At ang ganda ng background natin, di ba? Ang ganda kasi ng sunlight ngayon, guys, no? So, guys, ang dami-dami pala nagtatanong about doon sa paghahanap ko ng apartment. Actually, guys, pasensya na hindi ko nasabi. Hindi po ako yung lilipat, no? Naki-epa lang po ako doon. Sumama lang ako sa kanya para, yun, makapag-vlog ako at magkaroon kayo ng idea kung paano maghanap ng apartment dito sa Japan, kung magkano yung mga prices, kung ano yung mga process, ganun, kung ano yung gagawin. So, yun, naki-epa lang ako. Sumama lang ako sa, yun, best friend ko po pala yun dito sa Japan, guys, si Maku, yun, pangalan niya. Laki po nang natulong niya sa akin dito simula nung nasa Pilipinas pa ako, ini-encourage niya ako lagi na mag-apply dito kasi napakaganda nga naman talaga sa Japan. At siya po yung nagsusupport sa akin dito kung ano yung mga gagawin, rules and regulation dito. Sobrang laki po nang natulong niya sa akin. Ang daming mga ideas na sinasabi niya about dito sa Japan at talagang napakaganda naman talaga sa Japan. At talagang hindi talaga ako nagsisi bakit ako napunta rito at grabe, dream come true din ko naman to kasi this is my dream country talaga. So yun, hindi ko pa kasi mapapakita yung mukha ni Mako dito kasi nahihiya po siya. Camera shy daw po siya. Kaya ayaw niya magpakuha sa mukha, no? Nahihiya siya, pero alam nyo guys, gustong-gusto niya rin mag-vlog. Kasi nahihiya daw siya. Paano ba yan? Motivate natin siya, no? Alam nyo, kung meron kayong mga gustong gawin sa buhay nyo, kung hobby nyo, kung ano yung mga gusto nyong gawin, gawin nyo. Gusto mo mag-vlog? Gusto mo mag-apply? Papunta rito? Gawin nyo. Iniisip kasi natin lagi yung mga iisipin at sasabihin ng ibang tao, which is, di ba, hindi naman maganda. Wala silang pakialam, anong gagawin mo? Di ba? Mag-vlog ka! Hobby mo yan eh. Gusto mo yan eh. Or kung gusto mo makatulong sa ibang tao sa pamamagitan ng vlog, go! Mag-vlog ka! Di
ba? Masarap kaya yung makatulong ka sa ibang tao. No? Share your experience. Experiences. Yun. Kung nasan man kayong lupalop ng mundo. Share niyo yung mga bagay at memories din naman yun. Diba? Kasi hindi nga tayo habang buhay nasa ibang bansa. Ganda ng trend, no? Nasa taas. So, yun. Hindi naman habang buhay nasa ibang bansa tayo. Siyempre, maganda pa rin tumira sa Pilipinas, diba? Masaya doon compared sa mga ibang bansa. Tulad dito, malungkot dito sobra. Yes, maganda ang Japan. Sobrang ganda ng Japan. Kaso po, malungkot. Aww. Kasi yung mga tao dito, walang ibang iniisip kundi magtrabaho, 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 magtrabaho. Puro trabaho ang iniisip po nila. First priority po ng mga Hapon, work. Second priority nila is family. Tayo diba kasi iba. Family first tayo kahit anong mangyari. Second yung trabaho. Sa kanila talaga work. Work is very important sa kanila. Kasi talaga namang mahal naman lahat talaga ng mga bilihin dito. Lahat dito mahal. Guys, yun tayo kape. Ito yung kape na sa kanila. Ito lagi kong binibili kasi masarap. Ayan lang, tapos may straw. Kasi masarap kasi uminom ng kape pag malamig. Ang ati ko talaga sa kape, guys. Hindi kumpletong araw ko pag walang kape. So, ang sakit yung ulo ko. Adik eh. Coffee is life. So guys, mag-ikot-ikot naman tayo ngayon dito sa park na malapit sa customer ko. Actually, yan lang yung building ng customer ko. Diyan. Sa pinakataas, sa roof deck, sa 56th floor. So yan, dito yung park na ano, kasama siya, kasama actually sa building na yan, yung park na to. So dito sa park na to guys, ang ganda na po. Tignan mo dito, bandang park. Yan. Yan yung tinatawag na yellow leaves. So yan, pag nag-yellow na po lahat yan, pag nag-yellow na lahat yan, malalaglag na po lahat yan. At makakalbo na siya. Kasi magwi-winter. So, ayan po yung yellow leaves. As you can see, yung ibang puno, red, nag-red na. Tapos banda dito, nag-red na yan, tapos nalaglag na lahat yan, makakalbo na lahat. Actually, lahat ng mga puno dito makakalbo na pag winter. So, ito yung yellow leaves na sikat dito. Hindi pa lahat nag-yellow. Pero ganda na lang. Alam nyo ba guys, dito, ayang park yan dito banda. And, nung last week, ang dami talaga mga pulis dyan. As in, bawal pumasok sa park na to kasi tingin ko ah, may nagpakamatay dyan, may nag-suicide dyan. Ayan, mga ano yan eh, TV network, nagre-report sila. Ngayon, merong mga bulaklak dyan na alay tsaka mga pagkain. Tingin ko talaga may nag-suicide dyan. Hindi ko lang talaga mahanap yung news kasi ang hirap naman talagang mag-search ng news dito kasi naka-kanji, diba? Naka-nihongo. Hindi ko rin maintindihan tsaka hindi ko ma-search yun nga. Hindi ko ma-search. Kaya di ko alam kung ano talaga yung totoong nangyari dyan. Actually yan guys, yung mga yan, yung mga reporter na yan, lumapit yan sa akin kanina. Sabi, pwede ba daw akong ma-interview sa TV daw, sa TV network daw sila. Eh sabi ko, konti lang alam kong ni Honggo. Natakot, namalis. Sabi na, thank you daw. Natakot sa English eh, no? Hindi naman nag-interview. May namatay siguro talaga dyan. So yun guys, so may mga bulaklak pa. Tingin ko talaga may nagpakamatay dyan. May nagbigti dyan. Grabe, nakakatakot talaga sila, no? Ang mga Hapon kasi talaga, ang hilig nila mag-suicide. Nagsisuicide sila sa mga nature. Actually, may tinatawag dito na suicide forest. Yun, madami nagpapakamatay. Mahilig sila pakamatay sa mga ganyan, sa park. Kung anong bakit. So, shoutout time! Yes! Shoutout kay Yami Midge from Hong Kong. Hello dyan sa inyo, sa lahat na nasa Hong Kong. Mabuhay tayo lahat.
Actually, guys, agency ko, nag-open po pala sila for housekeeper in Hong Kong. Kung gusto niyo mag-apply, yun, punta lang po kayo sa Studio K. Open po sila ngayon sa Hong Kong. Shoutout din po kay Maylaw ng Doha, Qatar. Hello sa inyo dyan, sa lahat ng mga nasa Doha, Qatar. Mabuhay tayo lahat, mga OFW sa buong mundo. Isa ka bang OFW? Ano yung mga dahilan mo bakit ka bumalis ng Pilipinas? So yun, yung question na yan, guys. Please comment nyo kung ano yung mga sagot nyo. Gagawa tayo ng separate video about dyan. Ano yung mga dahilan mo kung bakit ka umalis ng Pilipinas? At mas pinili mong maging OFW? Comment lang po kayo sa mga sagot nyo at pipili tayo ng mga answers na yun, isasama natin sa vlog. So, comment down below. So yun, guys, dito ko na i-close ang aking vlog kasi papasok na ako! Natapos na ang aking break, kakadaldal sa inyo. Oh, dito ko na i-close ang aking vlog. So, see you again next time! Matane!